Isang mapagpalang umaga, hapon, tanghali at gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Ito po ang inyong abang lingkod, Brother Romel A. Palma ng Katotohanan at ating pag-usapan. At sa pagkakataong ito po, meron po tayong tatalakaying topiko na napakaganda po. Ito po ay patungkol po sa pamahiin, tinatawag natin superstitious belief. No, ano nga ba ito yung mga superstitious beliefs na nasa sa atin po, no? Especially dahil mga Pinoy, marami pong ganito. No, tatalakayin po natin, iisa-isahin po natin what does the Bible said and what does the Catechism of the Catholic said within regard to that matter. Ito po mga kapatid, sana ay tutukan nyo po, nalangin po natin, no, na aaral po natin ng ating pananampalataya ay makita natin yung katotohanan at maisabuhay nawa natin mga kapatid. Kung pupuntahan po natin itong pamahiin mga kapatid, talagang napakaseryosong topic po nito. Dahil marami po tayo dito mababangga, most especially yung atin pong mga matatanda. Right, so ito po yung pinresenta po natin, no? Ito po mga kapatid. Unahin po natin yung Catechism of the Catholic Church 21:10. Ito po yung sinasabi diyan. The first commandments forbids honoring gods other than the one Lord who has revealed himself to his people. So napakaklaro yan. Sa unang utos po ng ating Panginoong Diyos ay ipinagbabawal talaga na magkaroon ka ng ibang Diyos maliban sa Kanya. It prescribes superstition and irreligion. Kabilang dyan sa paglalabag natin sa unang commandments o unang kautosan, no, ng ating Panginoong Jesucristo o ng ating Diyos mismo ay ang superstition o yung superstitious belief po natin. At yung tinatawag nating irreligion. Pag sinabing irreligion, that is referred to, in-explain naman po dito, no, sa katekismo nito, superstition, in some sense, represent a perverse excess of religion. While itong irreligion is the vice contrary by defect to the virtue of religion. So, contrary. So, ibig sabihin, hindi talaga ito sumasang-ayon sa katuruan ng religion. But itong superstition naman to ay, in some sense, no, represent a perverse excess of religion. Pero mga kapatid, tatandaan natin, ito ba ay naayon nga ba sa katuruan ng ating simbahan? Siyempre, ito ay hindi mga kapatid. Dahil sinasabi diyan, the first commandment forbids honoring gods other than one Lord. So dapat wala nang ibang Diyos natin. Kundi ang Diyos natin, isa lamang talaga yung sinasamba natin. Now, ano ang masasabi ng Biblia tungkol sa mga naniniwala sa pamahiin? Dahil alam naman natin mga kapatid, karamihan sa ating mga kaibayo sa pananampalataya ay naniniwala sa Bible, no? What does the Bible said about this matter? Ito yung hinihingan o hinahanapan po nila mga kapatid ng kapaliwanagan. Now, tatanungin naman natin, ano nga ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga naniniwala sa pamahiin? Ito po mga kapatid, no? Ito ay sinasabi ng Biblia, specifically ni Saint Paul, no, Saint Pablo, na ang sa Colossians 2:20-22, ito ay isang makamundong gawain. Makamundong gawain pala ang pamahiin mga kapatid. So alam naman natin na habang namumuhay tayo sa mundong ito, namumuhay tayo sa dalawang aspeto, spiritual at saka yung makamundo, no? Saan ba tayo dapat na pumili sa ating pamumuhay sa mundong ito? Alright, ito yung sinasabi o laman mismo ng Colossians 2:20-22, nasa magandang balita Biblia po natin kinuha ito. Kayo'y namatay ng kasama ni Kristo at hindi na sakop ng mga alituntunin ng mundong ito. Yan, klaro yan. In time na tayo po ay nabinyaga na, ibig sabihin, we are not of, no? Hindi na tayo belong sa mundong ito. So dapat, no? Hindi na tayo dapat na mamuhay pa, no? Na earthly o makamundong pamumuhay. Pero sabi ni San Pablo, existed pala noon pa na kahit yung mga early Christians ay mayroong mga sufferings na katulad dito. Sabi ni St. Paul, bakit pa kayo sumusunod sa mga alituntuning tulad ng alituntunin, ibig sabihin po yung mga paniniwala, no? Huwag hahawak nito. Ayan. Yun,
commonly, nangyayari po yun mga kapatid kapag gabi. Huwag mong hahawakan ang walis dahil mamalasin tayo o pinapalabas mo yung swerte. Yan, kasi pamahiin eh. Huwag titikim niyan. Huwag kayong kakain. Huwag kayong mag-iihaw o magkakatay ng manok na dahil meron tayo ngayong kapamilyang namatay o namaalam na. Huwag gagalawin iyon. Huwag kayong kukuha ng gulay na gumagapang. Huwag kakain o huwag gagalawin ang gulay na gumagapang. Sinasabi ni St. Paul po mga kapatid, ang mga ito'y utos at katuruan lamang ng tao. So therefore, klaro po dyan mga kapatid, yan po ay isang makamundong gawain at nauukol sa mga bagay na nauubos kapag ginagamit. Alright, take note mga kapatid, ang pamahiin o superstitious belief ay isang makamundong gawain. Alright, yan, eto, naniniwala ka ba hanggang ngayon sa mga paswerte? Yan. Hanggang ngayon ba ay naniniwala ka pa rin na kailangan kapag kabilugan ng buwan, ganito ang gagawin mo dahil swerte yon. At kapag New Year, tumalon ka dahil ikaw ay tatangkad, swerte rin. At tapos kapag New Year, kailangan maghagis ka ng pera, swerte yon. Kapag napabless ka ng iyong bahay, ay kailangan maghahagis ka ng pera. Swerte yun. Naniniwala ka ba hanggang ngayon sa swerte? Now, ang salitang good luck ay dapat nating palitan po mga kapatid ng God bless. Bakit naman? Eto. Kapagkat ang ating Diyos ay nagbigay ng blessing at hindi ng swerte. No? Kung babasahin po natin yung libro sa Old Testament, yung mga bilang o Numbers chapter 6 verse 24, hindi po mga kapatid, no? Hindi po swerte ang binigay ng Diyos. Kung basahin natin sa English version, no? May the Lord bless you and keep you. So ano po yung binigay ng Panginoon sa atin, ibibigay sa atin? Blessing. Because our God is the Lord of bless. Hindi po siya Diyos ng swerte. Bagkos po mga kapatid, siya ay yung Diyos ng pagpapala. Alright, eto naman. Ang pagpapala ng Diyos ay nagpapayaman at hindi ang swerteng pinaniniwalaan ng karamihan. Tama po yun mga kapatid, no? Ang pagpapala talaga ng Diyos ay nagpapayaman. Hindi ang sinasabi nilang paswerte-swerte lamang. Dahil, no? The Lord's blessing brings wealth and no sorrow comes with it. Yan yung mababasa natin sa Proverbs chapter 10 verse 22. O tinatawag natin Kawikaan 10:22, no? The Lord's blessing brings wealth and no sorrows comes with it. So, ibig sabihin, ang kinakailangan natin mga kapatid ay hindi po pangpaswerte. Ang kailangan po natin sa ating buhay ay blessing. Blessing po from the Lord, hindi swerte from whatsoever na ginagawa po ng makamundong gawain po. Yan. At alam natin, no, ang Diyos ng good luck ay ang Diyos na sinasamba ng mga pagano. Realidad po yan mga kapatid, ha? Ito ay hindi natin sabi-sabi lamang. Bagkos ito ay mapapatunayan po natin ayon mismo sa nakasulat sa Biblia. Eto. In Isaiah chapter 65 verse 11 ng NCV. Yan. Ito po, ha? But as for you who left the Lord, who forgot about my holy mount, sino daw yun, mga hindi talaga sumasamba sa Diyos? Who worship the God luck? Ang sinasamba nila ay ang Diyos ng swerte. Yun. Who hold religious feast for the God faith. Yan.
Ibig sabihin mga kapatid, meron talaga pala na mga tao na sumasamba sa swerte. Dahil yung inaasahan nila, imbis na ang Diyos ang asahan, ang inaasahan po mga kapatid ay ang swerte. So what happened? Dahil swerte yung inaasahan, ano yung pwedeng mangyari dyan mga kapatid? Ibig sabihin nagpapakita lamang yan na he or she belong sa mga sumasamba po sa God luck o sa Diyos-Diyosan mismo. Now, ito ang mga pinaniniwalaan po ng mga matatanda patungkol sa pamahiin. Ito ay some of mga ano lang, mga beliefs nila ang aking ilalatag dito. Una, bawal magwalis kung gabi dahil malas. Dahil daw kung magwalis ka kung gabi, ay pinapalabas mo daw yung swerte. Wow! Yun yung sabi nila. Pinapalabas mo daw yung swerte. Ano yung magiging malas dyan sa palagay niyo mga kapatid? Yung madumi ang sahig mo, yung madumi yung bahay mo, o yung mawala ang mga alikabok dyan sa loob ng bahay mo, tsaka yung mga kinakailangang kunin dyan, no? Yan. Isa yan sa mga pinaniniwalaan ng mga matatanda na bawal daw magwalis. Next, bawal magwalis kung may patay. So, commonly nangyayari yan dito sa aming lugar din na pinagbabal po na gumamit ka ng walis ting-ting kapag ikaw po ay naglilinis ng paligid, no? Sa may lamay. Yan. Ano pa? Bawal pumatay ng manok kung may patay. Kung may karong kamag-anak na namatay, ay bawal daw katayin yung manok dahil yung manok ay lumilipad. It has a possibility na after this, lilipad naman yung kamatayan sa pang membro ng pamilya. Pero mga kapatid, no, bakit hindi kaya maunawaan ng kahit na sino man na walang nagiging bato sa mundo ito? Lahat tayo ay dadaan talaga sa kamatayan. So that is our start or beginning. It's not an our end. So ang kamatayan po ay beginning po niyan para po makasama natin ang Panginoon. So we cannot be with God without that or being passed away sa mundong ito, mga kapatid. Bawal maligo kung may patay na kamag-anak. So yan, kailangan talaga maging mabaho ka na lang. Yan kasi sa paniniwala ng mga matatanda. Okay lang siguro yan kung ano ka na, no? Kung yung baga you're not really able to move your hands para makagawa ng bagay niyan. Pero hindi talaga siya dapat na isagawa natin, no? Na, o isabuhay natin na tayo ay yun, maniniwala na lang dahil sabi ng matatanda, nauna nga sila sa duyan sa atin. Kaya marami ang naniniwala sa kanila pong mga sinasabi. Ito pa, bawal magsuot ng kulay pulang damit kung may lamay. Eh dahil sabi ng mga matatanda, kapag ikaw dahil pumunta sa lamay at nakakulay pula ka, so lagot ka dahil susundan ka ng kaluluwa. Dahil yung definition kasi ng red, no? Definition ng red is war, no? Kakaroon kayo ng gera ng kaluluwa. Yan yung mga pinagbabawal po ng mga matatanda. Ano pa? Bawal magluto ng gulay na gumagapang. Kailangan naglalakad lang, hindi yun gumagapang. O hindi kaya gulay na tumatakbo, pwedeng kainin. Dahil bawal yung gumagapang para po sa kanila mga kapatid, no? Alright. Sinasabi ni dito po, no, na ang lahat ng ito ay gawaing makamundo lamang. Ito ang sinasabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga Colossas 2:20 hanggang 22. Nabasa po natin niya kanina. Bawal hawakan, no? Bawal ang ganito, ganun, bawal. Huwag mong hawakan 'yan, no? Mga ganoon. So, mga dami ang dami po na mga pinagbabawal na mga matatanda natin na kung saan ay 'yan ang tinatawag nating pamahiin o mga superstitious belief. Now, ito pa yung malala sa mga sinasabi ng mga matatanda. Bakit nasasabi kong malala mga kapatid? Pakinggan nyo mabuti ito, ha.
bawal daw magbenta ng asin at bigas kung gabi na. Yan, bawal daw. Kahit emergency, hindi ka pagbibigyan. Dahil bawal nga eh. Pero ito ay, mga kapatid, salungat o taliwas po sa prinsipyo ng Biblia. Dahil ito po, kung babasahin natin yung Kawikaan 2:27-28, ganito po yung ating mababasa. Ang kagandahang loob ay huwag ipagkait sa mga kapwa o sa kapwa. Kung ikay may kakayahan na ito ay magawa, kung mayroon ka ngayong ng kanyang kailangan, huwag nang sasabihin bumalik ka't bukas ibibigyan. Ibig sabihin, huwag mo nang ipagpabukas pa kung kaya mo naman lang na magbigay o magbenta. As in, primary needs yan. Bigas, primary needs yan. Eh, hindi mo yung pagbibigyan. Yung kapitbahay, yung sino man dyan na nagustong magbili sa iyo. So, yan. Sinasabi dyan po sa Biblia, ay kailangan talaga, huwag mo nang ipagpabukas pa. So, saan tayo maniniwala? So, sa teaching ba ng Biblia? O sa sinasabi ng Biblia? O sa sinasabi lamang ng mga matatanda na wala naman silang kahit na scientific evidence o references na totoo yun? Wala naman pong ganoon. Right? Malas daw ang Friday the 13th. Ito pa. Dinagdagan pa nito, no? Alam niyo mga kapatid, imposible na maging malas ang Friday the 13th. Sapagkat ang promise ni Lord Jesus, walang day off para maging malas, no? Wala talagang mga kapatid, no? Walang day off para maging malas po ang araw ng Biyernes o tinatawag natin Friday the 13th. Bakit nagdi-day off ba yung ating Panginoon sa tinabi niya dito mismo sa Mateo 28:20? Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So ang promise po ng ating Panginoong Hesukristo, magiging kasama natin siya till the end of the day. Hanggang sa katapusan ng panahon po, kasama natin ang Panginoon. Walang day off yun, ha? Walang sinasabi doon na maliban lamang sa Friday the 13th na malas yun. Wala pong sinasabing ganoon ang ating Panginoon. Right. Now, bakit nga ba pinaninindigan na malas ang Friday 13? No? Alam natin, mga kapatid, na ang ating Panginoong Hesukristo ay isa ring Hudyo. No? Kaya tingnan natin kung ano nga ba ang significance ng number 13 sa mga Hudyo. Malas nga ba ito para sa kanila? Okay. Ayon naman dito po, mga kapatid, sa The Meaning of the Number 13 by Rabbi Dr. Hillel Ben David Craig Killian. No? Ito po yung source natin na sa www.bitimuna.org. Okay. The number 13 is among the holiest number. No? The holiest of the number. Ibig sabihin, pag pinagbabanal pa pala ito, no? Because it is closely associated with Hashim. Ibig sabihin ng Hashim is name or the name. The spiritual significance of the number 13, which as reflected by the 13 attributes of mercy. Grabe, no? Attribute pala ito ng mercy yung 13, yung number 13. So, ibig sabihin mga kapatid, ay hindi talaga pwede na maging malas ang 13. Bakit po? We look at these attributes later. The gematria of ikhad, o tinatawag natin ikhad yan, sa Hebrew word. Ang ikhad po mga kapatid, ang katumbas na meaning po niyan sa ating salita ay, o sa English, ay one o isa, ikhad. Ang kanya pong gematria, pag sinabi po natin gematria, ito yung tinanong ko sa siguro mga past years ago, sa punto por punto, tungkol sa gematria, hindi makasagot, hindi nga alam.
Pero kapag sinisiraan yung pangalan ng Diyos, eh, napakagaling niya. Pero gematria, hindi alam. Ang gematria po, mga kapatid, ang katumbas na numero ng bawat letra po sa Hebreo. So kasi yung ikhad ay meron po siyang gematria na kung susumahin po natin ay 13. Alright, so yan po ang sinasabi dito sa ating source na The Meaning of Number 13 by Rabbi Dr. Hillel Ben David Crick-Hellian. Ito naman, mga kapatid, no? Ang simple analysis natin. Kung sasakyan natin ang kanilang argumento na malas nga ang 13, o ang number 13, dapat wala nang magiging masaya pa sa pagtanggap ng 13-month pay. At kung malas ang number 13, eh dapat kinuha na yan sa ating numbers. Dapat ganito na yung counting. Dapat ganito, ah. Example, tapos na tayo sa count of 10. Sa 11 na tayo. 11, 12, 14. Yan dapat na yung bilangan. So wala nang 13. Pero hindi. Kung malas, bakit meron pa? At sa calendar natin, eh bakit nilagay pa? No? Bakit meron pa yan kung malas na yan? Yan po, mga kapatid. So, therefore, eh, hindi talaga malas ang 13 o Friday the 13. Nagiging sinasakyan ng kasiyan ng ating kaaway, ng hindi natin nakikita ang kaaway, ng mga evil spirits, yung paniniwalang ganyan. That's why meron mga kamalas-malasang nangyayari dahil, yun nga, sinasakyan. Sasabihin, o, yan, malas, eh, madali ka na lang mauuto ng kaaway natin. Now, wala naman daw mawawalan o mawawala kung maniniwala ka sa pamahiin. Wala nga bang mawawala sa iyo, mga kapatid, kung naniniwala ka sa pamahiin? Ito naman ang klarong sinasabi ng Biblia patungkol sa mga naniniwala sa mga pamahiin na ating mababasa sa Marcos 7:7-8. Tingnan natin ito, ha. Sa mga naniniwala sa pamahiin, ito ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo mismo sa Biblia. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sa akin, sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Winawalang kabuluhan ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ninyo'y uto mga katuruan ng tao. Ito yung napakaklaro, mga kapatid. Wala daw mawawala, pero ang realidad, meron. Oh, kapag ito ay naniwala at sinabuhay mo pa yung mga pamahiin, yung practice ng mga matatanda, sinasabi ng Panginoong Hesus, wala talagang kabuluhan. Kahit na linggo-linggo ka pa pumupunta sa simbahan magsamba, that will be useless. No? Walang kabuluhan yan dahil ang binibigyan mo lamang na pag-obey ay ang kautusan ng tao, hindi po ang kautusan ng Diyos. Hindi po pinag-utos ng Diyos na bawal magwalis ng gabi. Hindi po yung pinag-utos ng Diyos na huwag kang tumulong sa iyong kapwa. Kapag may naghihingi ng bigas o ng asin sa iyo, ay hindi ka magbibigay o hindi ka magbebenta. Hindi po katuruan ng Diyos yon, mga kapatid. At hindi rin katuruan ng Diyos na bawal magwalis kapag mayroong lamay, bawal maligo kung may lamay. Hindi po yung katuruan ng Panginoong Diyos. Yan po ay klaro po na makamundong gawain o katuruan lamang ng tao na implemented po rin ng tao rin, of course. Kaya nga, ipagpatuloy po natin, mga kapatid, no, ang atin pong pamumuhay, no, bilang mga totoo talaga na Kristiyano. So, kailangan talaga na huwag tayong padadaya, no, mga kapatid. Huwag tayong padadaya sa bagpos ay ipagpatuloy talaga natin ang pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Alalahanin natin ang sabi ng Panginoong Hesus sa Matthew 7:13-14, tayo ay dapat na pumasok sa makipit na pintuan dahil napakaluwang ang daan papunta sa impyerno. Napakarami ang talagang doon ay napupunta dahil mas madali lang. Mas mahirap kasi, mga kapatid, ang pagsunod sa ating Panginoon. Dahil full of challenges, full of difficulties. But at the end, nandyan po ang ating salvation. Sana po ay nakatulong po ito
ang ating maliit na pagbibigay po ng time para po ma-discuss ang topic patungkol po sa pamahiin o superstitious belief. Muli, ito po ang inyong lingkod, Brother Romel A. Palma ng Katotohanan at Pag-usapan, at sana huwag niyo pong kakalimutan din na suportahan po ang ating YouTube channel, Katotohanan ay Ating Pag-usapan, Facebook page, Katotohanan at Pag-usapan, Brother Romel. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Amen.